Hello, sir. Hello po. Hello. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Magandang gabi din po. Hingi lang po kami ng konting insights po galing po sa inyo. Ano po ah? Ang tinatanim po ninyo dyan sa Bungabon ay yung pulang sibuyas po. Sibuyas. Tsaka po puti. Ah, pati puti din po. Akala ko talaga ang puti, Vice. Ano yan? Imported. So may local din na puti. Meron po. May local po tayo. Okay. So may sapat na supply po ba ng sibuyas, ng puti at ng pula? Ngayon, kasi po yung isang food chain, yung isang fast food chain, wala na po raw siyang makuhang sibuyas na puti. Ay, yun po. Tama po. Wala na po tayong konti na lang talaga yung yung puti po. So kinukumpirma niyo, sir, paubos na po? Opo. Paano nangyari? Paano nangyari yun, sir? Pakipaliwanagan niyo nga po kami, pa-explain bakit po nagkaroon ng shortage ng puting sibuyas po. Mm-hmm. Kasi una, hindi naman po talaga ganun ka ibig sabihin. Hindi naman pang matagalan talaga stock 'yung puti. Ganun po. Ibig sabihin na pang ilang buwan lang talaga sa storage, kaya binibenta agad yun ng mga ma-stock. Hindi, pero hindi po ba napuproject yun? Yun ang pinag-usapan namin ni Doris kanina. Hindi ba dapat may eksperto tayo na parang kahit papano napuproject niya na at this time, kukulangin tayo o di mag-import na tayo. O tapos, hindi, anihan ngayon. Huwag tayo mag... Hindi ba dapat napuproject po yun? Kasi po, una, hindi naman na lahat ng farmers ng sibuyas ay may tanim ng puti. Mm-hmm. So, ibig sabihin, kamukha dito, Bungabon, mayroon po tayong puti dito. Yung ibang lugar na taniman kasi, hindi naman sila nagtatanim ng puti. Ganun po. Oo, pero dapat alam ng gobyerno po yun. Ano po? Kasi sige po, go ahead, Vice. Totoo po naman yun. Siyempre, si gobyerno ang, kasi nga, una, mayroon naman silang programa dati na ganun na, dapat ito, magtatanim tayo ng ganito kadami na puti, at least meron pa tayong pansuporto sa ating mga consumer. Pero kasi, una, ibig sabihin, hindi ganun katagal sa storage. Kaya, siyempre, binibenta nila agad. Tapos, hindi ka mukha ng pula hanggang December, pwede po yan. Oh, by the way, partner, bago ka magtanong, kwentas claras lang po tayo. Sinubukan nating kausapin at tinawagan ni Fred Bandolin si Yuse Christine Evangelista. Ang tagapagsalita po ng DA Dedmacology. Hindi sumasagot. Yung Bureau of Plant Industry, si ginong George Culaste, kasi nasa ali nila ito eh. Yun ang sinasabi ko po sa inyo na kailangan po, kahit gabi, sagutin nyo kasi pagkakataon ninyo para maipaliwanag bakit. Kasi there is an explanation eh. Unless of course, wala kayong paliwanag. O edi, kapalpakan po yan pag wala tayong explanation na nagkukulang tayo sa sibuyas. Kasi foresight ang tawag dyan eh. Go partner, go. Tanong ko lang kay Mang Hernan. Vice, pakipaliwanag nyo lang sa amin kasi sinasabi mo kaya nagdumating sa ganyang punto ay dahil ang puti naman ay talagang hindi pang matagalan ang storage. So ano ibig sabihin nun, Vice? Tuwing kailan ba nagtatanim yan? Kailan ang anihan? Kailan ang pwede ng bentahan? At hanggang kailan lang siya pwedeng ibenta? Kasi po, una, actually, November, December ang taniman. So ang anihan po ay... nagsisimula din ng February, March hanggang April. Ganun po. Okay. Mm-hmm. Tapos, yun naman kasing iba. Siyempre, pag tama yung presyo, binibenta naman ah. Yun naman, yung iba naman, siyempre, hindi ganun karami yun. Yung puti po. Pula lang talaga ang marami. Oo. Okay. Yun po ba yung pula yung nakikita namin na minsan nakatambak na lang sa kalsada sa sobrang dami? Yun po, pula po yan. Minsan din pula. Po, pag minsan, po. So, paano ho ang kayong mga magsasaka, kayong mga players, ano ho ang dapat na kagyat na gawin? Nang sa ganun ay hindi nga ito na hindi ko naman sinasabing critical level ang shortage ng sibuyas, pero para hindi ho umabot doon, anong dapat gawin, sir? Para sa akin, kami, siyempre dapat meron din tayong kasi una, kanya-kanya po kasi ang magsasaka, ibig sabihin magtatanim ako ng ganito, kumbaga wala naman ding
ano yung ano, basta kami lang na magsasakay, yung nag-iisip na, ang gusto ko itanim ngayon eh, isa hektarya ang puti. So, ang itatanim namang pula naman eh, magtatanim ako ng 4-5 hektarya. Ganun kasi. Baga, wala naman tayong iniisip na dapat ganito. Kasi, una, yung bentahan naman, hindi rin naman tayo, ano, sigurado. Mm. Ganun po kasi. Kaya, ibig sabihin, hindi talaga napaplano kung dapat ano ba itatanim natin ngayon. Gano'n ba karami dapat itanim natin na ganito? Kasi nga, una, bentahan ng problema din naman po. Yung, by the way, Mang Hernan, pati yung si Glenn Panganiban, yung OIC dyan sa Bureau of Plant Industry, pinatatawagan din namin eh, just for a little explanation, wala eh, dead macology din. Wala tayong magawa, wala namang pilitan kasi, kung ayaw, di wag, no? Pero may nagsasabi dito sa amin, hindi daw talaga alam ng gobyerno, sir, yung nawalang datos yung mga onion supply natin at walang nakakaalam ng real situation. If that is the case, then Houston, we have a problem, may problema po tayo. Pag hindi kasi natin alam yung datos, paano natin mapuproject kung kailan magkakaroon ng shortage at kailan magkakaroon ng glut? Hindi ho ba? Yun, sa puti talaga, mahirap yan. Pero yung pong pula kasi, madaling shortage kasi, once na naipasok na sa mga storage po yun, mabibilang na, malalaman na natin yung stock natin. Ganun po. Opo. So in the meantime po, anong suggestion ninyo sa mga food, mga fast food chain na ito na kinukulang po sila ng puting sibuyas, anong option nila? Magantay na lang pag dumating na yung supply o ani? Para sa akin po kasi, mahirap din kasi kamukha na hanggang, siyempre, yung amin po, hanggang ano lang kami, hanggang pagtatanim. Pag dumating yung mga buyer na yan, di siyempre, doon lang naman kami, ano, kasi ayoko naman mag-suggest ng ganun ka, ano, kasi siyempre, iba ng usapan na yan. Wala naman pong problema tingin ko para sa amin mag-import kung wala namang inaani. Opo. So ibig mo ba sabihin, Vice, may basihan para mag-import ngayon? Kaya lang, kung mag-import, hindi naman ura-uradang darating, baka pagdating naman, masabay naman ngayon sa anihan, di masisira naman. Yun yung isang problema po. Yun po yung isang problema po natin. Kaya nga, sabi nga, dapat, kung walang ani, alam natin, pwede naman siguro, wala po siguro problema kasi paano naman yung ating mga consumer. Pero siyempre, ang proteksyonan din po natin, yung magsasaka na bandang January, February, meron na tayong anihin kasi ganon. Opo, pero kailangan po natin ng datos to project that. Kung walang formal na datos yung gobyerno, talagang pasaano na lang, parang sortihan na lang kung baka tama itong sa pantahan natin. Yun nga po yung yun yung sinasabi po ng ating mga magsasaka kami na parang sugal din kasi itong ating ginagawa na ito. Ganun po. Pagka kulang yung sibuyas, siyempre, mag-aagawa ng buyer, edi tataas yung produkto natin ng sibuyas. Pero sa totoo, kailangan natin ng tulong ng gobyerno dito po sa ating magsasaka. Lalo po ngayon. Yeah, eye-opener yan, Vice. Kung nakikinig sa atin si Pangulong Bongbong Marcos, dapat isa yan sa tututukan niya, no? Kay Mr. President. Tinan nyo, sir, ha? Kasi ang problema mo pag wala kang datos na ganyan, partner, paikutan ka lang, eh. Sabi, hindi, kulang ngayon, eh. Kaya tayo mag-import, eh. O pagdating ng import, na timing sa anihan, di buluklat yan. Hindi ho ba? Tama. Kaya nga po. Pinakakawawa. Oo. Sige po, Vice. Kaya nga po, sana, ganito. Alam nyo, sa totoo lang, magsisimula na po tayo magtanim sa isang buwan. Ganun po. Kaya, yun. Edi, may estimate natin, 3 months po, ani na yan. Kaya lang, siyempre, para mas maganda, matutukan po din ng ating gobyerno, una, mabigyan tayo ng mga inputs, mabigyan tayo ng buto, para at least, mabigyan natin ng tamang, kasi
nagpapamigay naman po eh. Alam nyo, sa totoo lang, yung ating gobyerno dito sa Bungabon, nagpapamigay naman ng buto, kaya lang kulang. Ibig sabihin, siguro kailangan ding maiano ng ating gobyerno na kamukha ngayon, magkano yung abono? 2,000 mahigit. Alam nyo po, problema namin yan. Sa mga magsasaka. 2,500 yata isang bag ngayon. Mm. Ganun po. Vice. Eh kung bibigyan, apa. Accommodate natin yung ilang tanong po ng ating mga kababayan kasi we only have 3 minutes left. Ano po ah? Sabi ni The Green PH, pakitanong kay Mr. Andres, kailan huling kinausap ng DA ang Nueva Ecija Onion Farmers Association at may tulong ba silang naibigay? When was the last time you talked to with government? Eh, ganito po. Yung naman pong tuloy-tuloy naman yung ano namin, lalo kami dito sa amin, yung gobyerno ng dito sa atin sa Bungabon. Eh, ngayon panahon na ito, inaayos na po nila kung paano makapasuporta ng buto. Eh kasi po, tutok naman yung ating gobyerno. Kaya lang, kulang na kulang po yung nanggagaling talaga doon sa gobyerno. Kaya ibig sabihin, hindi nila nabibigyan lahat. Pero kung bibigyan tayo ng suporta, lalo na kung bibigyan tayo ng butong sibuyas na puti, pwede po yung magdagdaga natin yung mga ano yung puti. Ama, partner. Opo. Vice, ano po masasabi niyo sa mga tao, sa mga consumer? Hanggang kailan po ito magkakaroon ng ganitong klaseng issue? Now, it either kulang po ang puting sibuyas, meron man, nasa 400 to 500 a kilo daw. Mahal. Oo, tama po. Ganun. Kasi po, wala na po talaga. Kaya nga, ganun kataas ang presyo ng puti. Wala na to po talaga tayo local. Kaya, yun na nga, siguro, yung tama naman magbigay ng import permit, pero dapat talaga matutukan kasi wag na nilang sasamahan ng pula kasi napakarami pong pula. So hanggang kailan tatagal yung ganyang sitwasyon? Isipin niyo po, ngayon, August, September, October, November, December, January siguro meron na. January pa? January? Opo, ang tagal pa noon, Vice. Opo, December, January, yung mga palusot na tinatawag po. Tama po. Pero Joseph, Vice, pagdating ng December, kailangan po ang sibuyas para sa mga handaan. Yun niya po. Kaya totoo po yung ano na yan. Kaya, meron naman pong alternatibo. Di gagamit po tayo ng pula. Marami naman tayo local na pula. Oo, pero may standards kasi yung yung fast food yung chain na yun, partner. Oh. Kasi masyadong matapang kasi yung pula na sibuyas, Vice. Kaya ang gusto nila yung puti, yung mild lang. Apo. Oo nga. But anyway, sige, dihayaan na muna natin at least kahit papano. Sabi ko nga po sana mapakinggan ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga ganitong klaseng para malaman niya papano ang diskarte, partner. Kasi siya yung DASEC eh. Kaya nga po, yun nga, yung pagkakataon na rin po natin ito na makahingi tayo ng panawagan doon sa ating Pangulo na mahal na Pangulo, baka po pwede bigyan nyo ng suporta ang mga farmers na magsisibuyas dito po sa Bungabon. At para, kasi po, talagang nagtatanim po kami ng puti dito sa aming bayan, dito sa Bungabon. Sige, Vice. Maraming salamat, Vice. Ha? Thank you maraming po sa oras po ninyo. Vice.